maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Agree na Tayo. Ngayong araw, kasama ko pa rin sila Kasendo o si Engineer Rosendo So, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, at ang ating dalubhasang veterinaryo na si Doc Sosi De Leon. Hello po! Hi, Amy! Hi, Sendo! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ayoko ng salitang Happy New Year. Pwede ka naman maging happy. Sa akin sana, prosperous and safe New Year. Di ba? Opo. Kukopyahin ko. Happy. Ay, nahirap pala. Prosperous and safe New Year ka, Sendo. Oo. Pagtutong mag-safe, hindi lumabas. Ay! Yun po ang sabi nila, kung as much as possible, huwag muna tayong lalabas at wala munang social gathering. Kaya nga nung nakaraang Pasko, nag-ano muna tayo, virtual Christmas party ang ating mga ginawa, di ba? And ito pa po, Kasendo, Doc Sosi, yung mga torotot, bawal po yan. Bawal kasi, pasa-pasa ng torotot eh. Ano? Pagka nagpasa-pasa ng torotot, nagkakahawaan. So ngayon po meron na yung torotot na pinapump. Yun na. Wag na. Magaling kasi yung mga nag-chatting natin eh. Kaldero. Yung kaldero na lang na ganoon. Bakit ba? Kaldero ko sa inyong dalawa. May sinasaksak. Tapos eh, puputok siya parang yung crackers. Ganun. Ay, oo. Yung electric fireworks. Pwede din yun. Sendo, Amy. Bakit ba nagpapaingay tuwing bagong taon? Dahil sabi nila, bad spirit. Ibig sabihin, all throughout ng 2020, eh, nandoon ang bad spirit? Bakit ba? Bakit? Anong ganun? Ang alam ko kasi, Doc Sosi, para doon sa bagong taon yun. Bad spirit sa pagpasok 2021. Spirit yung nakaraang 21. Pagpaalis daw po ng bad spirit, ganun. Pero papasok ng 2021. Sa mga kasi doon na may dugong Chinese ka rin. Anong paano niyo sineselebrate yung bagong taon? Tsaka kailan ba bagong taon sa inyo? Asendo. Doc Sosi, dati siguro 10 years ago, ako ang sabihin mo palaging nag-umpisa sa paputok. Pero ngayon hindi na. Hindi na ako nagpapaputok yung sinasabi nila yung bad spirit na wala na. Siguro sa edad din natin medyo tumatanda. hindi na nag-aano ng paputok. Sa akin nga Amy, Sendo, minsan malapit na papunta ako rabbit tree ko, o kaya nandoon na ako sa rabbit tree ko. Tapos yung mga kapitbahay, merong tahimik na biglang kahit hindi pa bagong taon, may magpapaputok. Hindi bali yung sunod-sunod na paputok, hindi nagugulat yung rabbit eh. Ang mabigat yung tahimik, biglang may puputok. Tulad yan, January 1 na, no? Tahimik. Mm-hmm. Bigla na lang may mga napupulot na paputok. Yun ang pinapuputok, nagugulat yung aming mga rabbit. Opo, nakaka-stress pa naman yan, Tok. Yes. Oo. Tok, maraming kapitbahay doon? Maraming kapitbahay doon sa area? Hindi naman. Tsaka mga kaibigan ko naman lahat sila.
Kaya lang yung mga bata ba, namumulot, magpapaputo. Tungkol din dyan, may relasyon ba livestock doon sa mga usok o yung mga paputok na ginagawa natin kaya? Oo, gusto ko din malaman yan, Dok, no? Nalalason ba sila? Kasi nakakalason ang usok ng ano po eh, ng paputok. Diba? Baliktad sa makain mo. I think doon sa yung paputok, no? Ang pulangan, ang marami. Oo, natatanda. Basta bibili ako ng paputok doon sa pulangan. Ang daming kung nagbebenta o gumagawa ng paputok dyan. Oo, kaya sa amin dito, ako ay taga Bulacan, dito pag nasa NLEX ka, super traffic, kahit sa magdaan ka, super traffic yan. Pero ngayon napansin ko, parang hindi gaano, parang taon-taon bumababa ang bilihan ng paputok. So malaki rin nawala dun sa industriya ng paputok, no? So malaki, sa tingin ko naman, pinalit naman ito ng pagkain. Yes, yes. Sige, tatanungin ko kayo dito, ha? Amy, Casendo, tatanungin ko dito. Pero sa mga bilog-bilog na napag-usapan na natin noon, itong, ano ba tawag doon? Noche Buena o ano yung isa? Medianoche. Medianoche. Saan ba ginagamit yung Noche Buena? Saan ba ginagamit yung Medianoche? Ang Noche Buena po, bago mag-25, yan na, 24. Tapos ang medianoche naman ay 31 bago mag-tino. So medianoche. O ngayon, opo. Ano ang paboritong ulam, ha? Ulam sa medianoche ninyo. Amy, ikaw na muna. Pag medianoche po kasi kami, sopas lang eh. Sopas the boys? Sopas lang. Sopas. Although may handa kami, pero kasi, di ba po kasi pag ganong panahon, malamig yun eh. Okay nga, sige, sopas, ano pa? Eh, meron po kaming mga kasi bawal daw maghanda ng manok eh. Alam mo yung mga papay okay. Eh. Kukwento ko mamaya kung may panahon pa. O sige, si Casendo, Casendo, ano paborito mo? Ako, lechon baboy. Lechon baboy? Uy, mahal ang baboy ngayon. Oo. Tsaka yung pagka malapit ng alas 12, yung tan-kanin, di ba? Ano yun? Yung malakit na kanin, yung tan-kanin pa tao. Na kanin, para yung unity ng pamilya nandoon. Yes. Ako naman, may kwento ko sa inyo, nag-iihaw ako ng lechong manok. Pero may ulo at saka may paa. Reason ko doon, para habang nagli-lechon kami, yung mga family namin, nagtutulungan kami na mag-lechon kahit na isa o dalawang manok. Pero pagkakain na, bawal kaming kumain ng hita at saka ng leeg papuntang ulo. Dahil nung unang panahon, kasabihan nyo, ang manok, isang kahig, isang tuka. Isang tuka, yun nga po. Yung ulo, huwag mong kakainin yung paa. Yung pitso lang, para masaglaran. Nakaligtas. Sige, Dok, sasagutin ko na nga, barbecue. Dahil sinabi mo, ihaw-ihaw, barbecue. Ay, nabanggit ko yung lechong manok. Ang topic ba natin ngayon, parang under poultry din yun, di ba? Under poultry ay, din. Ay, oo, Dok. Ito nga sabihin ko, ito talaga ginagamit pang Thanksgiving. Thanks. Sa America lang yun eh. Oo. Pero hindi naman ibig sabihin, sila lang pwede magpasalamat. Ganon? Oo. Anong bansa ba yung nag-lockdown na dahil sa Thanksgiving, nag-celebrate, marami sila nag-celebrate, ngayon naka-lockdown sila? Di ba, parang alam ko doon kasi ito, UK. UK, no? Oo. October yata di ba? Yung turkey, ba yun? Thanksgiving nila? Thanksgiving nila. Biglang nag-shoot up. Kaya ngayon, nag-lockdown sila. Dumami kasi ang cases ng, ng COVID po ulit. COVID po, yeah. Second wave. Pero sa atin, hindi naman po mangyayari yon. Hindi talaga mangyayari. Nakalipas na nga tayo sa Thanksgiving. Pero pag-uusapan po natin, ang number one na handa pagdating ng Thanksgiving, yan po ay turkey.
Wow. O pabo sa Pilipinas. Yan. So, mamaya po yan, pag-aaralan natin paano bang mag-alaga, ano bang mga sakit ang mga nakukuha na to at paano ito malulunasan o mauunahan natin para maging healthy ang ating mga alagang pabo. So, pagbabalik po yan ng Agree na tayo. Agree na tayo. Agree ako dyan. Season 3. Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Tulad na nasabi namin kanina, pag-uusapan natin ang turkey o pabo dito sa Pilipinas. Doc Sosie and Casendo, meron tayong makakasama na ito ay parang success story sa pag-aalaga po ng pabo. Kaya sigurado ako marami tayong matututunan sa kanya. Siya po ay isang pastor. Siya din po ay taga Balanga, Bataan. Siya po si Pastor June Vito. Pastor June, hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po. Hi, Kapastor Jun. Good evening po. Pastor Jun. Ayan. Sige, Doc. Simulan natin ang tanungan. Bago ako magtanong, i-relay ko lang. Alam mo ba ang misis ko? Takot na takot sa pabo. Nangahabol daw yung pabo eh. Totoo ba yun, Pastor Jun? Tsaka sabi, rukutukutukutukutukutuk, nangahabol. Maingay. Matakot yun. Totoo ba yun, Pastor Jun? Yung mga pabo po, lalo na pag sila ay nagugutom, matapang po sila, sila ay nangahabol ng tao. Yun! At ang paborito niyang habulin ay kuhan, mga bata. Nangahabol siya. At saka masakit siya kung makatuka. Oh. Kaya yung aming mga pabo, kinukulong ko namin. Pero totoo yun na... Okay. Ang gagawin ko na lang na Pastor June, hindi na ako mag-aalaga ng aso, pabo na lang. Sa gabi, hindi ko pakakainin. Hindi na magpabantay sila sa... Pwede po, pwede. Oh. Pwede na mo? Pwede po yun. Pero kanina sabi ni Pastor June, paggutom. Paano yan kung palagi mo pinapakain? Pag palagi mo silang pinapakain, mababait sila, hindi sila nanunuka, hindi sila nanghahabol. Teka muna, nabanggit niya yung pakain. Hindi ba yung itlog niya, pwede yung paliwanag yung magsimula sa itlog hanggang maging inahin. O inahin, naging itlog. Pwede bang ibigay niyo muna sa amin ang kasaysayan yan? Sige po. Yung kasi po, ako meron po akong improvise. Ginawa ko lang po sariling incubator. Apo? Nagawa lang po ako ng incubator. Ngayon, nagsimula po ako sa anim na pabo. At yung mga pabo na yun ang itlog. Actually po, ang pabo ay mabilis siyang dumami kaysa sa manok. Kasi ang manok, pag siya ay nangitlog at umabot ng 12 hanggang 15, hihinto na siya sa pangingitlog. Tapos, mangingitlog ulit siya after 2 weeks to 1 month pa. Pero ang pabo, pag siya po ay nangitlog at umabot na ng mga 15 or to 20 ang itlog niya, hihinto siya 2 days to 3 days lang, mangingitlog na naman. Kaya mabilis siyang dumami. Tapos yon ilalagay ko sa incubator after 28 days, mapipisa na po siya. At, 28 days? 28 days po ang kwan niya, ang mapipisa po siya. At yun po, doon po ako naging successful. Kasi bata pa po ako, grade 2 natatandaan ko pa po, grade 2 pa lang ako, mahilig na akong mag-alaga ng hayop. At yung... Sabi nga nila, kahit yung mga veterinary dito, yung veterinarian dito, sabi niya, Pastor, paano mo na parami ang pabo samantalang kami, mga veterinaryo kami? Hindi namin na parami ng ganyan ang pabo namin. Sabi ko, may sikreto lang. Iisang sikreto ko, para ang pabo ay hindi mamatay simula sa pagkasisiw. Kailangan siya ay, kasi ang unang problema ng pabo, yung sabi nilang bulutong. Apo, bulutong. Apo. Pero, hindi po ako encounter ng pabo na may bulutong. Dahil ang bulutong po, ito po ay nagsisimula sa maduming tubig. Kapag ang isang
ang alaga mo, kahit manok man, at napanis ang tubig, ito po ay, pag ininom niya, siguradong bulutong po, magkakaroon po ng bulutong ang pabo niyo o manok. Pero ang ginagawa ko, every 4 hours, meron po akong lalagyan ng tubig. At yun ang ibinibigay ko. At hindi po sila nagkakasakit. At yung inuman po nila, hindi basta-basta inuman. Kailangan talaga na ini-sterilize mo. Kasi yung laway ng pabo, pag siya yung uminom sa isang inuman at yung laway ay naiwan doon sa tubig, yun ang magkukos ng bulutong, yun ang magkukos ng sakit ng pabo. Kaya kailangan, okay, every 4 hours, bago po yung inuman nila. Halimbawa, ginamit mo ngayong umaga hanggang tanghali. Tanghali hanggang hapon, hindi mo nagagamitin yon. Iba namang inuman. At saka kailangan malinis yun, na-sterilize yun. Kaya wala po akong na-encounter na sakit ng pabo, wala po akong na-encounter na bulutong, dahil nakuha ko po yung sekretong tama ay sa tubig po pala. Kahit na medyo ang pagkain mo ay nilalagay mo sa lupa o nabibigyan mo sila ng mga maruruming pagkain gaya nung galing sa mga restaurant, galing sa mga kung saan-saang pagkain, okay lang po yun, huwag lang sa tubig. Dahil ang tubig, ang pagkaalam ko po sa tubig, pag ininom nila, yun mag-i-epekto kaagad sa kanilang katawan yun. Kaya naging successful yung aking pabuhan. Hindi po ako naka-encounter ng pabo na namatayan. Aha, talaga po ha? Opo. Hindi po ako namatayan ng pabo. Simula na ako'y nag-alaga. Dahil yun ang nakita kong sikreto. At marami pong taga rito sa amin sa Bataan na bumili sa akin ng pabo. May bumili ng 5 babae, 2 lalaki. Pero pagdating ng 1 buwan, 2 buwan, namamatay yung mga pabo nila, yung lalaki. Bakit po? Una-una nga po, nakikita ko yung sa maduming, yung kulungan nila, lalong-lalo na ang tubig nila, ang kulungan nila ay may nababasa palagi. Mabilis po mag-multiply ang bakterya kapag basa ang area. At saka, yun po siguro ang ginagawa nila, yung pabo nila, pagbigay ng patok ng pagkain sa umaga, hanggang hapon na, yun ang inumin nila. Kaya, meron po akong binigyan dito ng pabo na 2 sunod na namatay yung kanyang lalaking pabo. Pero hindi pa rin niya nakukuha yung sikreto ko. Kaya, ang pabo po ay isa po sa... Pastor Jun, alam na ho namin ang sikreto nyo. Sinabi nyo na ngayon eh. Kaya mag-agree na tayo. Okay. Nasabi nyo na. Pero maganda po yun. Ang tanong ko lang po, yung mampabo nyo yung may lahi, ano, tsaka anong klaseng lahi po ba yan? Ang pabo ko po ay may 4 na lahi. Kasi hindi naman pwedeng isang lahi lang ay pararamihin mo yung inbreeding. Kailangan crossbreeding siya palagi. Okay. Ang una pong lahi ko yung Blue Slate. Blue Slate. Maganda po yung kulay niya. Puti siya na medyo abuhin. Tapos meron din akong tinatawag na yung Bourbon Red. Bourbon Red. Kulay pula po siya. Bourbon Red. At saka, ang pabo po, kaya nainganyo po ako mag-alaga ng pabo, eh, lahat ng klase ng karne, sa lahat ng klase ng karne, siya lang ang walang lansa. Hindi siya malansa. Kaya ito po ay ginagamit ng mga royal blood, kahit sila ay may mga party, kahit kumain ka, hindi ka maamoy na kumain ka ng karne. Dahil, kung siya yung napaka, wala siyang kaamoy-amoy, hindi siya malansa, hindi katulad ng manok. Kumain ka ng litson, pagkatapos mong kumain at hindi ka naghugas, hindi ka nagsabon ng kamay, ay malansa pa rin. Pero ang pabo po, wala po siyang kalansa-lansa. Yun po ang pagkakaiba ng pabo sa ibang karne. Kaya ito po ay nagugustuhan ng karamihang mga royal blood, mga taga-Europe, kasi ito po ay talagang
napakasarap at walang lansa. Mm-mm. At isa pa po ang pabo ay nakita ko po ay mabilis siyang kumita. Mahal kasi siya eh. Kasi ang... Magkano po ang presyuan? Tsaka anong timbang, anong edad po ng inyong pabo pa nabentahin? Nagbebenta po ako ng pabo. Hindi po ako nagbebenta ng hindi sagad sa edad. Kailangan sagad ang edad niya para nandun yung sarap. Pag ang pabo mo ay kinatay mo ng 3 months to 4 months, hindi pa po masarap yun. Masarap lang sa kanya yung ginataan, yung curry, yung ginataan lang. Pangit siyang litson, pangit siyang adobo. Pero pag siya ay lubampas na ng 6 months, nangingitlog na, at matabang-mataba na siya, kahit anong klaseng luto, napakasarap po siya. Ganun po ang katangian ng pabo. At yung 6 months, may bebenta na po niyo yun na ng 1,000 pataas. 1,200. Ay kung lalaki, pinakamababa nun 2,000 na. Yung 6 months. Mas mahal ang lalaki, Amy. Tama ba yun? Opo. Amy, tama ba yun? Mas mahal po kasi malaki siya. Malaki. Maabot siya ng 8 kilos. Pero Doc, may tanong ako. Kasi sabi mo kanina, ang karaniwan na mamatay, lalaki. Diba? Doon sa mga, parang mas madali bang dapuan ng sakit yung lalaki kaysa sa babae? Kasi base doon sa mga kwento mo, karaniwan na mamatay, lalaki. Opo, karaniwan po. Yun ang naobserbahan ko, doon sa mga binibigay, binibenta ko, bumabalik sila sa akin, karamihan ang namamatay ay lalaki. Bakit opo, po? Bakit? Bakit po? Siguro, Juan, ang lalaki kasi, wala siyang masyadong panlaban sa sakit kasi hindi siya ganong mataba. Hindi katulad ng babae, pag kinatay mo ang babaeng pabo, ay talagang kahit balat, kahit buto, may taba siya. Nakakapit ang bal... Ang, malakas ang resistensya niya kasi may taba siya. Pero ang lalaki, pag kinatay mo, hindi ganon katindi ang taba niya. Ordinaryo lang siya. Kaya siguro, yun ang naobserbahan ko na parang mahina siya sa sakit kasi wala siyang taba masyado. Ganon po. Ganon pala yun. Pastor Jun, yung itlog ng pabo, eh may spotted eh. Lahat ba ng pabo, ganun ang lalabas dun sa itlog niya? Yung sa pabo po, yung sa itlog, eh di ba may batik po yun? Oo. Lahat po ng itlog niya, meron siyang batik. At saka, sa aking pag-aralan po at naobserbahan, ang pinakamasarap na balot ay pabo. Kasi, pag nakita mo siya, lalo na yung white ang kulay ng inahin, white ang kulay ng lalaki, pag binuksan mo siya sa balot, di ba yung ordinary yung balot na itik, pag binuksan mo siya, maitim. Na hindi, parang hindi mo, parang madidiri ka dahil maitim. Pero pag binuksan mo ang sapabo, maputi siya. At saka, hindi siya malansa. Yun po ang pagkakaiba. Hindi siya malansa. Kahit ilang piraso, mauubos mo. Yun po ang pagkakaiba ng pabo. Eh, may tanong po ako, yan, regarding to sa balot. Kasi yung itlog, medyo malakas na maka-high blood yun. Yung sa manok, maliit lang yun. Eh, sa pabo, alam ko, mas malaki yung itlog ng pabo. Mas, yung sa nutritional facts po ng, ano, ng itlog ng pabo, ano po, mas mataas po ba ang protein, ang cholesterol, ano po? Hindi po siya mataas kasi ang pabo po, ang karne, ang meat ng pabo, siya white meat po siya eh. Hindi siya masyadong mataas ang kolesterol niya. Puti kasi itlog. Siya. Opo, sa itlog, maging sa itlog man. Opo. Oh. At saka iba po ang lasa niya talaga, isa dun sa ordinaryong mga itlog. Kasi karamihan man ng pabo, kapag ikaw ay nagpa-itlog, karamihan mga fertile sila, hindi katulad ng mga yung mga table eggs. Mga table egg na hindi fertile. Pastor Jun, nabanggit mo na fertile yun sa turkey. Ano ang ratio? Ilang lalaki, ilang babae para maging fertile yung itlog ng pabot para ma-incubate? Sa akin po, ang ratio ko po ay
6:1. Mga 6 ang babae, 1 ang lalaki. Para maging fertile siya. At saka, depende po sa pagkain. Ang pagkain po ng pabo ay hindi po pure feeds. Kasi pag ginamitan mo siya ng pure feeds, eh lalaki ang atay niya. Mamamatay siya. Ang ginagawa ko po, nagmimix po ako ng darak. Isang sakong darak, isang sakong feeds. Maliban pa doon, meron pa silang mga green leaves na binibigay. Katulad ng mga puno ng saging, mga dahon ng damo, mga ganun po, binibigay. Dahon ng saging, gustong-gusto po nila yan. Para maging fertile egg, maging fertile po ang egg ng pabo, iwasan yung masyadong maraming feeds, lalong-lalo na yung duck layer, yung layer, iwasan po masyado yon. Kasi yun ay mangingitlog siya kahit wala siyang lalaki. Ayan, speaking po dun sa itlog ulit no, Pastor June, kasi sabi mo, ini-incubate mo. Ibig sabihin, pagka-itlog, kinukuha mo. Di ba aggressive ang pabo pagdating sa itlog niya? Iba, nahabol ka na? Pero ba minsan? Oo. Ano ba kayo eh? Pag nangitlog ang pabo at nandun sa ilalim ng tiya niya yon, nasa ilalim, lupuan niya, huwag mong hahawakan at siguradong masasaktan ka. Ma-aggressive sila, matapang sila. Hihintayin mo silang bumaba bago mo siya kunin. Kasi yung sa akin, ang nagiging itlog ko everyday, eh, mga 20, 30, 40, ganyan ang nangitlog araw-araw. Hihintay namin pagdating ng hapon noon bago namin kunin. Kasi mga aggressive nga yan. Matatapang yan. Kaya pagkakuha namin ng itlog, ilalagay na po namin sa incubator yon. Ilalagyan lang namin ng date kung kailan namin nilagay para makita namin kung kailan din namin kukunin. Oh. Ibig sabihin po ba, nagbebenta kayo ng yung mga bagong panganak na pabo o pinalalaki nyo lahat kaya may incubator po kayo? Actually po, ang purpose ko po talaga, mas malaki ang kikitahin doon sa kite. Kasi, pagkapisa pa lang niya, after 1 week, pwede mo na siyang ibenta ng 250. Magkano pa? 250? 250 pesos. Opo. Ang ganda ng presyo, no? Opo. Kasi ito, pwede na yan. Kapti po yun, mabili. Pabo mo, kasi kaya ito. Lang, kaya lang, Doc, ganito po. Kaya medyo humina po kami ngayon kasi lockdown, hindi kami makapagbenta ng kiti sa mga bargain. Dinadala namin sa mga bargain yan, pag nakita nila na pabo, mura na para sa kanila yon yung isang kiti sa 250. Pero pag ikaw ay nagbenta ng inahin na yon, inalagaan mong 6 months, 7 months, magkano lang yun? 1,000 lang. Ngayon, nagka-problema kayo sa lockdown, tama po ba? Hindi nyo gaano mabenta? Yun po. Eh, mamaya, ibulong nyo rin sa akin saan yung address nyo, papakyawin ko lahat yun. Pero mababa sa tupi. Yun ang problema, naging problema po namin. Hindi na, naging problema po namin na pagbibenta, yung lugi kami sa malalaki. Pero sa kite, 1 week mo lang alagaan, baka yung mga 10 kite, hindi pa kumain sa loob ng 1 week, hindi pa kumakain ng kalahating kilo yon. Pero ganoon na kalaki ang bentahan mo. At saka ang pabo po, meron po siyang kailangan yung vitamins niya ay kumpleto. Hindi siya pwedeng, kaya karamihang namamatay na pabo, hindi kumpleto ang vitamins. Ang unang sakit ng pabong malalaki, pag malalaki na po siya, mga 4 months to 6 months, ang problema po niyan, palagi siyang malungkot. Yun po ang sakit ng pabo, malungkot. Naglulungkot-lungkutan siya. Ngayon, meron po akong nabiling gamot na medyo may kamahalan, pero napakagadaman, napakasisigla naman ng mga pabo nung ginamit ko po yun. Kaya nakita ko na doon lang sa gamot na yon talagang
magiging productive ang mga kwan ko, magiging productive ang mga alaga ko doon sa gamot na yun. Opo. Yung gamot na yun ay vitamins pa? Kwan po yun. Vitamins, may kasama po siyang vitamins. Pero ang pangalan po niya ay yung Egg Booster. Egg Booster? May kabahalan po siya. Egg Booster. Yung kalahating kilo niya, nabibili ko ng 700 pesos. Pero matagal ko na pong gamitin yun. Inaabot na po ng isang taon yun. Yung Egg Booster na yun na kalahating kilo. Hindi naman araw-araw ang paglagay ng vitamins. Every other day o 3 times a week. Ganun lang po. Pastor Jun, totoo ba na yung kite, meron kayong kite, 250. Pero madali daw silang mamatay sa langgam? Tama po ba yun? Ay, hindi po totoo yun. Ah, hindi po. Ang kite, tinutuka pa niya ang langgam. Ah, ganun. Opo. Kaya sinasabi po ninyo na madaling mamatay dahil nga po sa tubig. Ah, tubig. Sa tubig, hindi sa langgam. Okay. Opo. So, Pastor Jun, yung sinasabi mong tubig, sa maliit lang, pag malaki na, delikado pa rin ba sa tubig? Or anong age lang hindi na delikado sa tubig? Kahit hanggang paglaki po. Hanggang paglaki, kailangan siya malinis talaga ang tubig niya. Di bali nang madumi ang pagkain nila, huwag lang madumi ang tubig. Kasi nagbibigay din kami ng mga pagkain na mga galing sa kwan eh. Galing sa Jollibee, yung mga niyog na bulok. Nagbibigay din po kami yan eh. Pero wala po yun. Hindi po ganong maapektuhan ng pabo nyo. Pero isang beses, dalawang beses mo lang siyang painumin ng tubig na marumi, at tubig na panis, sigurado pong bulutong at siguradong magkakasakit agad ang pabo nyo. Bago mag-asawahan yung pabo, anong edad ng lalaki, anong edad ho ng babae na pwede na silang for breeding? Actually po, 6 months ang babae. Tapos ang lalaki, kailangan umabot siya ng mga 8 months. 7 to 8 months. At hindi mo po pwedeng pagsamahin silang magkakapatid. Kailangan, meron kang mga kakilalang may mga pabo rin na makikipag-swap ka para hindi inbreeding. Kaya sa amin po, ang ginagawa po namin, yung mga lalaki namin, kinakatayin namin o sinaswap namin sa iba para maging maganda ang resulta ng mga kiti nila. Ay, Pastor, may tanong ako. Diyan ba sa iyo, ano ba yan, free range? Sabi mo, nakakulong. Anong klaseng kulungan po ang gamit natin? Anong materyales yung kailangan po natin para dito? Ang kulungan po namin dito, yung ginagamit ng kwan ng mga sa mga itik na lambat. Siguro mga ang taas noon ay mga 8 feet. Mm-hmm. Tapos, meron talaga siyang yero na kulungan at may hapunan siya. Na hindi sila nababasa ng halimbawa umulan sa gabi, hindi sila nababasa. Kasi pag ang pabo, pag nabasa, humihina ang resistensya niya. Kailangan, maganda ang kanya, shelter niya. Kapag gabi, hindi sila nababasa. Tapos yung lambat na yun na nakapaikot sa kanya, kailangan hindi nila kayang kunin yun. Nilalagyan pa namin ng lambat pa rin sa ibabaw para hindi sila makatalon. Kasi mataas pong lumipad ang pabo eh. Ah, yun yung tatanong ko eh. Kasi sabi mo, 8 feet. Pwede ko feet. Mataas. Mataas. Oo, pero meron pang lambat sa ibabaw yun para hindi sila makalabas. Mm-hmm. Pero, yun ay pang gabi lang. Sa gabi lang sila nakakulong ng ganon. Hanggang... Oh. Pero pag araw, eh kasi balapad po yung farm ko, nasa 1 hectare, eh lalabas lahat yun. At tutuka sila ng mga sari-sari mga pagkain, mga damo, puno ng saging, lahat ng klase tutukain nila. Bali, sabi mo kanina 250 ang isang kite. Tapos nasa 1,000 naman ang mga malalaki na. Ang tanong ko, Pastor Pito, paano ka nakakuha ng market na to? Pero, sasagutin mo yan sa ating pagbabalik. Magbabalik po ang Agree Na Tayo.
Agriyo ka dyan! Season 2! Babalik po ang gagawin na tayo. Ayan, Pastor June. Dahil sabi nyo nga kayo na 250 yung sisiyong, tapos itong mga malalaki na ay nasa 1,000 to 2,000 ang presyuhan, no? Kung babae o lalaki. Paano ang market nyo? Meron ba tayong binabagsakan na to? Kinokontak lang ba kayo? O pinupuntahan kayo dyan mismo sa inyong farm? Kasi hindi nga, yung market po namin ng mga maliliit, eh hindi po kami nag-success doon dahil doon po sa lockdown. Ngayon, bagamat may mga bumibili ng maliliit, pero mas marami ang bumibili ng mga malalaki. Dahil itong malalaki, kinakatay namin, binibenta namin per kilo. Pagkano po per kilo? 350, isang kilo. Per kilo po yun, 350. Ah. Parang maganda nga po talaga ang kitaan dito sa pabo kasi sisiw pa lang 250. Pero, Pastor Jun, eh, magkano naman nung nagsimula ka? Ayun, bumili lang ako ng kuhan ng siguro 5 babae o 6 na babae at saka isang lalaki. Magkano po ang... Ang pinadami ko na yun. Nung panahon na yun, Pastor Jun? Ang presyuhan noon, kailan lang eh, isang taon pa lang. Mm-hmm. Ganun din, hindi ko ang lalaki ng mga 1,000, 1,005. Eh, Pastor Jun. Ang babae naman, nabibili ko ng 1,000. Pastor Jun, bakit naisipin mo naman na magpabo? Ang dami naman pwedeng alagaan. Ay, kasi po, sa akin, parang simula pa kasi nung maliit ako, halos lahat ng klase ng manok, itik, bibi, naalagaan ko na. Yung pabo na lang, hindi ko naalagaan. Yun, kaya nilagaan nyo. Oo. At saka, may itik din po ako dati. Nagpa-aral ko dati nung aral ako ng college, itik. Talagang nahilig po talaga ako mag-alaga. Kaya sabi ko, mukhang maganda ang pabo kasi mahal ang iti. At saka, mga... Pag may mga gathering ang mga pastor po dito sa Bataan, yung mga seminar, mga nagbibigay ako sa kanila ng pabo, tuwan-tuwa sila dahil sabi nga nila sa ibang bansa isang beses lang kinakain ng pabo, pero dito sa atin sa Pilipinas ay linggo-linggo kumakain kami ng pabo. Pero kapastor, napansin ko lang po no, yung pabo natin ay hindi ganong kasing gaganda o alaman ng pabo na nabibili ko sa supermarket. Talaga nakita niyo sa supermarket, talagang parang kasing laki ng basketball na bola na eh. Yung ba kung saan binibenta niyo, ganyang kabubulto rin yung pinakapabo? Opo. Depende po yun sa... Depende po yun sa edad. Tangan, ang pabo, bago mo katayin, para bilog na bilog siya, ay yung sagad siya sa edad. Kasi ang mga pabo po ditong binibenta sa atin, sa ating bansa, parang mga ordinaryong manok lang, mga payat, kasi yung edad nga po, 3 months, 4 months, kinakatay nila. Pero pag ang pabo ay kinatay mo ng mga 1 year and a half, ang magaganda po ng katawan nila, bilog na bilog. Matabang taba po, matabang-mataba. Ayan, Pastor June, sabi mo kanina, isang taon pa lang ikaw nagsisimula, no? Nagsimula ka sa 6, naging 100, mahigit na. Ano po ang mga tips na mabibigay nyo sa ating mga kasama na gusto din po pumasok sa ganitong klaseng pag-aalaga po ng pabo? Maibibigay ko pong tips simula po sa maliit hanggang sa paglaki, yung sanitation po. At saka hindi siya kailangan, hindi kailangan ang kulungan niya, hindi sila sikit. Okay. Maluag. Pero number one po yung sanitation, yung kalinisan po ng pagkain, ng inumin, at kalinisan po ng kanilang kulungan.
Patungkol po naman sa kuan sa market ay ang pinaka the best na market po ay yung maliliit. Talagang kikita kayo sa maliliit kasi ang pabo po simula sa pagkapisa 3 months, 4 months matutuwa ka na kasi ang laki na niya. Every month 1 kilo ang nilalaki niya. Oh. Ah, malaki no. Mabilis. Kaya yung pinakamalaking pabo, pag umabot ng 8 months, mga 8 kilos na rin siya. Ah. Mm, mabilis po siyang lumaki. Kaya magsasawa ka sa karne. Eh, ito sabi mo kasi, Pastor June, sanitation, paglinis sa kulungan. Ang tanong ko, ilan ba ang tao mo diyan? Ilan po kayo na nangangalaga sa iyong mga alaga? Ilang tao ba ang kailangan sa pag-aalaga po ng pabo? Ang tao ko po doon sa farm, isa lang. Pero yun lang ang alaga niya, pabo lang. Sa umaga, pakakainin niya. Minsan nilalagyan niya yan ng kinudkod na niyog para madagdagan ang kwan. Tapos, kailangan ang tubig niya sa umaga malinis na malinis. At hindi naiinitan yung tubig. Hindi nasisikatan ng araw. Pag ang tubig ay nasikatan ng araw, magkakasipon ng pabo. Kaya, yun po ang mga sekreto dyan, yung sa tubig, karamihan sa tubig. Kasi ang pabo, malakas pong uminom yan eh. Malakas po silang uminom. Kaya, ang pabo po ay pagdating po siya ng 4 months, 5 months, ganun na rin siya kalakit. 5 kilos na rin siya pag maganda ang pagkaalaga mo. Opo. Lalo, lalo na meron kayong mga, yung mga puno ng saging na tinatadtad. Tatadta rin po yung puno ng saging. Mga dahon ng saging, ibibigay mo sa kanila. Gustong-gusto po nila yan. Yung mga paborito nila. Yun po. Di ba kayo naiinayan sa ano? Sa pabo? Oo nga. Ay, may po talagang pabo. Pastor June, maingay po siya. Opo. Pastor June, sinabi mo na 18 itlog, titigilan mo 3 araw, tapos mangingitlog uli, ilalagay mo sa incubator. Yung inilagay mo sa incubator, ilang porsyento ang napipisa doon? Para dahil interesado lang, mahalaga yung kiti eh. Opo. Ilang porsyento ang napipisa? Pag maganda po ang pakain nyo sa pabo nyo, ay nagiging 70 to 80% ang napipisa. Pinakamataas na po yung 80%. Opo. Pero pag medyo hindi maayos yung pakain nyo, siguro umaabot lang ng 50-60, ganyan. Pero sa akin po, naabot ko po yun yung 80% na napipisa. Pastor, sabi mo ikaw lang yung gumawa ng incubator mo. Anong materials po yun? One lang po yung plywood. Tapos plywood. Namili lang ako ng plywood lang. Tapos namili lang ako ng yung parang thermostat siya na nagkukontrol ng init. Kasi sa Saudi, yun ang trabaho ko. Nagkakalibrate ako ng mga ganon. Yung parang sa kuwan, pag sumobrang init, mamamatay siya. Pag malamig naman, nabubuhay siya. Parang ganon. May thermostat po siya. Pero yung incubator nyo, sa ilalim po nung pinaka... Nasa loob din ng incubator, meron din ho kayong palangganang may tubig. Tama po ba o wala? Meron po. Oo. Oh, para sa humidity para naman yun. Para po yun sa humidity. Humidity, oo. Oh, tama po yun. Po. Pero, pwedeng hindi rin kayo gumamit ng palangganang may tubig. Ang gagawin lang po nyo sa pintuan ng inyong incubator, ay magbubutas kayo. Oo. Magbubutas para may makapasok na kaunting hangin. Mas maganda po yun, hindi na kayo mag-maintain ng tubig. Kasi mayroon na kayong... Pastor June, yung sa incubator mo, ilang beses mong hinahalo yung itlog? Pagbago po, unang araw hanggang ikasampung araw, umaga't hapon po yun. Basta 10 days before, 10 days, umaga't hapon hinahalo ko yun. Minsan hinahalo ko pa rin sa tanghali. Pagka sinisipag ako, hinahalo ko pa rin sa tanghali. May oras po. Di ba, every 4 hours, every 2 hours, ngayon yung paghalo. O kung kailan lang po maisipan? Hindi po. Umaga at saka hapon, every 8 hours, ganon.
Oh, yun pala. Bakit hinahalo, Pastor Jun? Para po yung... kasi ang itlog minsan, eh, kuwan, ang napapansin ko po doon, pag napisa, pag hindi mo masyado siyang hinahalo, at napisa siya, parang nagiging abnormal yung mga kiti. Kaya kailangan haluin siya para maging normal. Na ibabaw na ilalim kasi ang init ng ang init ng incubator. Bagamat meron siyang nilalagyan ko siya ng blower, minsan yung kabilang area ay hindi naabot ng init. Kaya kailangan mahahalo siya. At palaging chine-check mo at talaga palagi ang kwan niya, ang init niya. Kailangan na aabot niya yung temperature na 38 degrees Celsius. At hindi siya bababa sa 37 degrees Celsius naman para hindi mamatay ang kiti. Pastor John, yung itlog, di ba, iniikot niyo? Ibig ba sabihin, minamarkahan niyo yung one side para pag-ikot, eh, alam niyo kung anong side? O paanong teknika ang ginagawa niyo? Minamarkahan niyo ng pencil or paano? Hindi po, hindi ko po minamarkahan. Basta gagalawin mo lang siyang lahat. Gagalawin mo lang siya. Iko. Yung parang madjong ba? Yun, din isang sabihin ko sa inyo. Pastor, sabihin ko din yun. naunahan mo lang ako, Pastor Jun. Parang naghahalo ka lang sa madjong. Opo, ganun. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Ngayon, after 15 days, pwede mo nang alisin yun yung hindi pertel. Sisilipin mo siya. Ngayon, pag maliwanag yun, nilip mo, at maliwanag, tanggalin mo na, ilaga mo na, at napakasarap po noon, yun po yung tinatawag na penoy na may sabaw. Yun. So, sa mga parang may box kayo, na may ilaw, na may butas, doon yung nilalagay. Opo. Tama po ba? Sinisilip nyo? Opo, sisilipin mo lang. Pag silang siya, kunin mo na yun at ilaga mo na para tama hindi yun, dumami ang itlog mo sa loob. Yun. So, tama. Eh, Pastor Jun, kanina nabanggit mo yung ano, yung balot. Kasi noong nakaraan, meron kami pugulot naman. Diba? Pugo na ginawang balot. Ngayon, ito, bago na naman ito sa akin na turking balot. Pabulot ba to? Pabulot ano? Pabalot? Pabulot? Napakasarap ng pabo na balot. Ayun. Inigalo ko lang po, Dok. Pero mahal na, ano to? Mahal na pabulot. Ano pabulot? Mahal po ang pabulot kasi pag napisa yun eh, 250 na yun eh, ilang araw na lang. 250 na, kapusakasin mo lang. Magkano yun, Pastor Jun? Saan nakakabili nun yung balot na yan? Ay, wala pong nagbebenta niyan dahil mahal po ang kiti ng pan eh. Mahal, oo. Mahal. Parang kayo lang yung nakakakain nun ha. Opo, kami lang nakakakain nun dito. Pero parang maganda din yung market yan, yung ano, pabulot. Kaso nga lang mahal. Pero you paid the price, di ba? Yung ano. Opo. Naman, yung sarap. Opo. Pero yan, ang dami natin natutunan kay Pastor Jun sa pag-aalaga ng pabo. Pastor Jun, isa na lang, gaano ka... Kasi minsan may nakikita ako ng mga video. Bawa, kayo nga, kinukuha nyo. Hindi lang kasi yung... hindi lang yung nanay yung protective doon sa itlog. Yung mismong tatay ng mga itlog, eh, ganun din sila ka-protective dun sa mga partner nila. Eh, paano po ang ano nito sa mga lalaking pabo naman? Actually po, yung mga lalaking pabo, hindi naman siya nagiging protective dun sa pagkukunin ng itlog eh. Pag ikaw ay lalapit pa lang sa kanila, yun, magiging protective sila. Pero dun sa itlog, hindi sila... Yung mga inahin lang ang nagiging protective doon sa mga itlog nila. Look, pero pag lumapit ka doon sa mga babae, sa umpukan ng mga pabo, yung lalaki ang haharap sa'yo. Ganun po sila. Pastor Jun, parang pinoprotektahan niya yung asawa nila. Opo, ganun. Tama. Ganda yung karakteristik ng pabo. Dapat po talaga pinoprotektahan ng mga asawa. Di ba? Lahat naman ganyan, Amy.
Mapa kalapate, mapa lahat halos ng poultry ganyan. Protected sila sa pamilya nila. Yun. Tama-tama itong ano natin, itong episode natin sa bagong taon. Ang tema po na to eh, family, di ba? Family first. Ayan, 2021, pamilya muna. Ayan. So, Pastor June, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ang dami po naming natutunan. Salamat din po. Pastor June, salamat. Okay, salamat din po. God bless po sa inyong lahat. God bless God po. God bless po. Happy New Year po. Happy New Year din. Doc Sosi and Casendo, maraming salamat po. Happy New Year din. Happy New Year. Prosperous New Year and safe New Year. Yes po. Kaya nga, sama-sama po tayo ulit dito yan sa Agree na tayo. Agree na tayo. Agree na tayo.